Eto na, kapiling natin mga kapuso. Please welcome ang ating kapuso hunk, Rocco Nacino. Oh, magandang hapon. Ang kapuso hunk. Siyempre. Mismo yan. Ano bang story nitong bago mong pelikula na ito? Well, ang title nito ay Write About Love. Write sulat about love. Tungkol sa pag-ibig. As in, write sulat talaga. Sulat, o. Bakit ganyan? Kasi ang karakter ko dito ay isang scriptwriter. Okay. Kapag scriptwriter na matagal na sa industriya, doon niya makikilala si Miles Ocampo na kumbaga newbie. Newbie na scriptwriter. Pero si ano ba si Rocco na sino ba? Mahilig ba talagang sumulat sa totoong buhay? Hindi. 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 So paano mo ginampanan yung ganitong role? Meron bang nagtuturo sa'yo? Meron bang training? Interview. May interview talaga. Interview ko sila para para malaman kung ano ba yung proseso nyo para magsulat ng ganyan. Ayun. Kasi yun, kaya nga ginawa tong pelikula na ito para makapagbigay pugay sa mga nagsusulat ng mga linyahan sa mga manulat. Manulat na gumagawa ng linyahan na hindi natin makakalimutan na sa pelikula. Alam, I'm sure kapag tinanong kita kung ano yung mga favorite lines mo sa pelikula, may masasagot ka eh. Marami. Maraming mga famous famous lines na sumikat sa pelikula eh. Oo, Sharon Cuneta. Yung mga ganun. Oh, diba? Pag tinanong ko sa iyo kung sino artista masasagot mo. Pag tinanong ko kung sino yung director masasagot mo. Pero pag tinanong ko sino nagsulat nun, usually hindi para nakakalimutan nila, diba? Nakakalimutan. So itong pelikula to para sa kanila naman. Mismo yan. At ano, saan ba umiikot bukod sa pagsusulat at syempre nandun na sa title, Write About Love, diba? About sa pagmamahal talaga. Sa pagmamahal, iba-ibang klaseng discovery sa pag-ibig, sa career, sa pagsusulat. Ito nga, para kailangan namin mag-cross ng paths para gumawa ng isang pelikula tungkol sa isang love story. Pero si Miles di pa nagkakaroon ng boyfriend. So, talaga? Paano gagawa ng love story kung hindi ka pa na in love? So, wanted forever na yan. Anong pinagkaiba nito, Rocco, doon sa mga dati mong pelikula na ginawa? Kami lang yung genre na rom-com eh. Okay. So, kasi maganda dito sa Metro Manila Film Fest para sa taong ito, isang pelikula, isang genre. Mm-hmm. So may mga pelikula na horror, may action, may drama. Ganun yun. Yun ang maganda, di ba? Para may pagpipilian ng mga kapuso natin. May pupuntahan yung mga tao. Kaya natutuwa kami na napabilang kami dito kasi dapat regular screening lang kami. Totoo. Is this your first movie sa Metro Manila Film Festival? Pangalawa. Ito, yung unang pelikula. Unang pelikula ko po ay Pedro Calungsod. Ah, okay. I remember that movie. Sino mga kasama natin dito sa movie? Makasama ko dito ay sila Joe M. Bascon, si Miles Ocampo, at si Yeng Constantino. Ito, para maiba naman sa mga roles mo before, kanino ka naiinis? Sa mga roles ko? Oo. Yung tipong ayaw mo maging katulad nitong tao na ito. May ganung role yung ka ba? Yung huling proyekto ko, Pamilya Roses. Kasi doon bad ka doon bad ako doon panood ko yun di ba parang alam mo ba kapag nag-mall show ako mabaero ka doon may lola lumalapit sa akin kinukurot yung tenga ko pinipingot ako tapos kukurutin yung pisngi ko. Bakit ikaw talaga sa'yo? Ikaw manloloko ka inaano mo si Carla Villana. Diba may kurot sa puwet. Ano sinasabi mo sa mga lola na yun? Mami, karakter lang po yun. Mabait pa talaga ako. Ayan. Minsan. Ito ang tanong natin. Mga kapuso kasi natin. May mga nagme-message sa amin na gustong itanong sa'yo. Okay. Kamusta daw ang love life ni Rocco Nacino? In one word? Tingnan muna lang. Ha? Yan. Smile ako ngayon So, so happy. Happy. Mismo. Happy, contented. Correct. Motivated. Actually, yun ang susunod sa sagot na happy, contented eh. Mismo. Actually, tama nga naman. Inspired. Motivated. Ayan. Ganun man dapat eh. Dapat nagtutulungan kayo na umangat parehas. May follow-up question pa. Kailan daw talagang tama na mag-settle down ng isang lalaki? For Rocco Nacino. Ito ang opinion ko. Kapag may partner ka at pinag-uusapan nyo yan, ang akin ay dapat may checklist ang bawat ang boyfriend, ang girlfriend. Dapat may plano.
Mm-hmm. Kumbaga, may checklist ka na o kaya bucket list na matapos mo itong lahat bilang isang single person. So bago ka magpakasal. Bago magpakasal. Gawin mo lahat. So ibig sabihin hindi pa napupuno yung bucket list ni ano ni Roro. Papunta na doon. Mm-hmm. Kailangan may matapos na lang mga major na ano. So ano, what is the right age para ano para sabihin natin na magpakasal na ang isang tao kahit hindi sa iyo, kahit sa ano? Right age? Nasa edad ba ito or depende sa estado ng buhay? Iba-ibang timpla yan. Yung iba talaga gusto tumalon, game agad. Yung iba gusto mapusok, di ba? Yung mga kakilala ko gano'n na one month pa lang na ano. Gusto pakasalan na agad pakasalan para hindi agad. Makawala, di ba? Oo. Akin ka. Pero yung iba, ano, traditional. Ako mas traditional ako. Yan, i-plano natin yan. Tapos kapag na okay na ako, game. Sabi nga nila, 'di ba, yung pagpapakasal daw parang andiyan lang 'yan eh. Anytime pwede mong gawin eh. Pwede kang magpakasal 'di ba? Ang importante ko ano nangyayari before at after. Saka planuhin mo talaga. Oo, ang akin lang dapat no regrets. Yan, napaka-importante. Totoo 'yan, no regrets. Mm. Kung hindi artista si Roro, ano siya ngayon aside from being a registered nurse? Isang atleta. Atleta. Anong klaseng laro? Ang sport ko kasi ay jiu-jitsu. Jiu-jitsu, oo. Ground game. Ground fighting, kumbaga. Mm-hmm. So, ako ay natutuwa na karamihan sa teammates ko ay nanalo ng gold at silver sa SEA Games. Sa katatapos sa SEA Games. Oo, nakakatuwa talaga. So, into sports din pala itong si Roro. Mm-hmm. Ano ba yung ultimate goal ni Roro sa buhay? Ultimate goal. Simple lang ang gusto ko. Maging masaya lang. Mm-hmm. May masayang pamilya. Correct. Maraming oras para sa pamilya. At naibabalanse ang trabaho at ang hilig ko, which is sports. Mismo yan. Ito, kasama ka rin sa Descendants, di ba? Yes, sir. Ito na. Nakakatuwa. Ang dami nagsasabi. Ano to eh, ever since 2016 sa ano, sa Encantadia. Mm-hmm. Pagkatapos sa Encantadia, nag-hashtag Roro Nasino, hashtag Jingu. So that's why na ikaw ang ano, ikaw ang pinili ng GMA na siguro, network. Siguro, oo. Pero sabi ko, bakit ano yun? Yung pala kamukha ko actually, daw kasi. Actually, hindi siguro eh. Sigurong-siguro na nga siguro. Oo, di ba? Parang ganun. Nanigurado na. Nanigurado na this is fit for Roro yung character na ito. Kaya talagang nag-dive talaga ako sa paggawa ng karakter ko para sa kay Sergeant Diego Ramos. Ang hirap na pinagdaanan yun, napapanood ko sa ano, part 1 pa lang sa TV, yun. Sa 24 oras. Yung training ninyo, kakaiba. Hindi lang basta acting dito kasi kailangan mo talaga ng matindihang training dito. Kasi hindi siya, yung ginawa namin training, hindi lang para sa pangkaraniwang sundalo. Special Forces. Kasi mo, elite of the elite. Mm-hmm. So, ginawa namin yan, tas dun nabuo yung aming grupo. Kung tinatawag sa serie na Dots, ang Alpha Team. Alpha Team. Buo yung brotherhood namin. Ngayon close kami lahat. Nakakatuwa nga eh. Mismo yan. Eh, 'di ba ito, hawak ka ng baril dito, takbo, akyat. Anong pinagkaiba na to? Is this your first role na maging isang sabi mo task force na to, sundalo? Actually, hindi naman. May nagawa na ako dati, kasama ko naman si paring Dennis Trillo. Hiram na alaala. Ano kami, mga PMAers. In sundalo. So nag-training din kayo doon? Umakit kami Baguio sa PMA. Doon ang training. Ayun, so parang may background na rin pala. Nakakatawa yung eksena. Doon sa telesere na yun, doon ako kinalbo para sa isang eksena. Okay. Oo. Grabing ano, dedication tawag doon. Same dedication din mabibigay ko dito sa Descendants of the Sun. Kailangan talaga eh, para maging makatao or makabuluhan at talagang maging totoo ang isang character. Kailangan mo sundin eh. Totoo. Diba? Yun ang maganda doon na sa more than sa kilig at chemistry na ipapakita namin dito. Yung pagmamahal sa iyong ginagawa bilang isang doktor o bilang isang sundalo o bilang kahit anong professional. Yung ginagawa mo sa yung pagmamahal mo sa ginagawa mo. Yun ang pinapakita. Ito Roro, as a registered nurse, how do you apply your profession sa field ng acting? Sa pag-aartista. Yun nga ang masasabi may, mo. May malaking role ba na nagagawa? Yun nga pag sinasabi nila na, oh, nurse ka, talagang all around ka, no? Very on time sila, alam nila yung gagawin nila, pinaplano nila yung mga bagay-bagay. So yun ang naging learning ko nung college na na-apply ko dito. Sabi nga sa amin, kapag when you're on time, you're late. Ayun. So dapat patience, 'di ba? Patience. Tapos ang maganda doon, yung care na binibigay mo
sa mga pasyente mo o dito sa mga tiyuturi mo. Asa hindi ka ano, hindi ka nangangamba na anytime na may mangyayari dito lang si Rocco. Si first aid. Correct yan. Okay. Tapos maniningil. Maniningil kahit pang ano lang, pang kape lang. Pwede na, di ba? Biscuit, okay na. Again, Rocco, nako, para sa iyong Metro Manila Film Fest entry, ang iyong bagong pelikula, impitahin natin yung mga kapuso natin na manood. Yay! Ito na po ang Right About Love, ilang araw na lang po, December 25. Pasko na. So, Merry Christmas, Happy New Year mga kapuso. Pero sa itong Pasko na to, lalabas ang aming pelikula under TBA Studios. Ito ang Right About Love, kasama ko si Joanne Bascon, Marso Campo, at Yeng Constantino. At ito ang debut film ni Direk Crisanto Aquino. So, excited na excited kami sa pelikula na ito. Abangan nyo yung pag-portray ko sa isang scriptwriter. Na, sa tingin ko, total opposite ni Rocco Nacino. Wow, kaya, total opposite. Oo. Pero kasi ito, hindi nga doon sumusulat si Rocco, bihira eh. Bihira. Sumusulat talaga, pero bihira. Nag-research talaga ako para dito. Sabi nga na, ano, sabi nga ng isang expert, parang nabasa ko, walang tao talaga na hindi marunong talaga sumulat. Kasi creating a love letter is very, ano, very parang powerful. Art na rin talaga yun. Art na yan. Kahit isang paragraph lang na, ano, na, na sulat mo love letter, eh kapag yan nag-exist sa mahabang panahon, art na yun eh. Art na yun. Oo, actually, ibig sabihin, marunong ka na talagang sumulat. Oo, may ginagawa kaming tinatawag nitong campus tours para sa mga promo namin dito. Sa mga estudyante na nakakausap namin, sinasabi namin, pwede kayo mag-write about love mismo. As in, sulat sila tungkol sa pag-ibig. Nagugulat kami mismo sa mga sinusulat nila. Yung iba, dudurugin talaga puso mo. Yung iba, ano, bibigyan ka ng ibang klaseng kaligayahan. So, yung mga kabataan natin, iba-ibang hugot nila ngayon eh. Future scriptwriters yung mga yan. Galing, galing. So maraming maraming salamat, Rocco. Saan ka pwedeng makita ng mga fans mo? Maging updated social media? Yes, abangan po ang aking updates tungkol sa Right About Love sa aking Twitter and Instagram. Ito po ay Nacino Rocco. Rocco Nacino na binaliktad lang. So Nacino Rocco. At mapapanood nyo rin po yung mga programa ko, ang Healthy Juan. Ito po ay every Sunday sa GMA News TV. Ako nag-VO ng plug niya ng Healthy Juan. Susan Enriquez. Thank you. Diba? The Healthy Juan. Season 2 na namin. Yes. Kaya very happy kami. At itong season na to ay pinag-uusapan tungkol sa infectious diseases. Yes, yeah. Yes. Merry Christmas, Rocco, at maraming salamat. Maraming maraming salamat kayo, Obet. At excited ako dito sa Right About Love talaga. So, ayan, mga kapuso, sana po masuportahan niyo ang aking pelikula kasama ang mga cast namin, sila Joanne, sila Miles, sila Yeng, at very excited kami. Thank you, mga kapuso. Barangay LS 97.1. 97.1.